Nakulabog na mga putok ng baril ang mga residente kaninang umaga sa Matinaw 2, Barangay Kampagaw sa bayan ng Bilar sa Bohol. Mabilis na lumikas palayo ang mga residente dahil sa takot. Tumagal ng halos 3 oras ang barilan. Ayon sa PNP, napatay sa inkwentro ang number one most wanted sa Bohol na si Domingo Compok alias Silong. Kinilala din siyang leader ng New People's Army sa naturang lalawigan. Magsisilbi sana ng warrant of arrest para sa patong-patong na kaso ang pulisya laban kay Compok, nang manlaban umano sa mga pulis at sundalo. Finally, they have located the place where Compok and his group was hiding in Bilar, Bohol. No? The subject and his cohorts fired upon them, which resulted actually may isa tayong pulis na nasawi. Namatay din sa inkwentro si Police Corporal Gilbert Amper habang sugatan ng isa pang pulis. Bukod kay Compok, patay din ang 4 na iba pa na pawang kasamahan umano ni Compok. Nakuha rin ang mga high-powered firearms mula sa kanila at 3 kalibre 45 baril. We consider this as an operational breakthrough, no? In Bohol, as far as the fight against insurgency is concerned, no? The regional director, Police Brigadier General Antonio Abirin, really intended to arrest the remaining personalities, no? Because in the past months, yung Bohol kasi, the Bohol Party Committee was dismantled. Samantala, para sa militar, hustisya ito para sa mga taga-Bohol. Sa isang pahayag, sinabi ni Lieutenant General Benedict Arevalo, commander ng Visayas Command, na hindi sila uurong sa kampanya laban sa mga komunistang grupo. Siniguro naman nilang walang sibilyan ang madawit sa inkwentro. Kasalukuyan silang nasa mga evacuation center habang sinasagawa ang clearing operation. Annie Perez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.